so far today. Gising ko lang. Sabado ngayon. Wala ko rin pasok. So, dito sa Canada, naranasan ko tuwing Sabado. Ayan. Oh, no! Nag-inuman sila kagabi. Ako naman hindi na ako naki-join kasi wala pa akong tulog. Pero sa naranasan ko dito, masaya talaga dito sa Canada tuwing weekends. Kasi madalas pag weekends, nagkakaroon ng kasiyahan, mga inuman, kwentuhan, times na nanonood, bijoke, mga ganun doon. So ngayon guys, kung napansin mo medyo makalat kasi meron akong magbabirthday mamaya. So, maghahanda kami. May magbabirthday dito. Since nandumating ako dito, every weekends may nagbabirthday. Kasi sa daling ba naman namin, almost 40 kami dito na Pilipino. Kaya, every weekend, Saturday, Sunday, may nagbabirthday. So, bukas may pasok na ako, Sunday. So, okay lang. Tutulong ako sa kanila pag-ready nung namin. So, kahit pa parang yun yung bagay na ini-enjoy ko dito sa Canada. Kalimutan ko pala yung nilalabang ko. Kasi pag-uwi kahapon, usually kasi kapag na-uwi kami galing sa work, diretso na kami dito sa laundry. And then, sinasalang na namin dito sa labahan. Yun ang kagandahan dito sa bahay namin. Pag na yung washing, unlimited washing, unlimited dryer. Unlike nung nasa Taiwan ako, you need to provide ng coin para makapag-washing at makapag-dryer. Dito, one to sawa na yung aming dryer and washing. Kaya wala ka nang iniisip. Ang kailangan mo na lang i-provide is yung sabon. And kung naboboring ka, pwede kang mag-gym. Kung gusto mo magpalaki ka ng katawan. So, today, wala nang snow. Unlike nung nakaraang mga videos ko na talagang yung snow is nakapagbuo na kami dito sa park na to nung snowman. So, gusto ko lang magkwentuhan tayo guys kasi doon sa mga nagtatanong, siguro doon na lang ako pipwesto kasi sobrang lamig. Kung napansin mo, na usok yung bibig ko. So today guys is January 29. Gusto ko lang magkwentuhan tayo kasi gusto kong sagutin yung mga tanong nung karamihan dun sa mga subscriber na hindi ko masagot kasi may times na busy ako. So today, sasagutin ko yung mga tanong na hindi ko masagot doon sa mga nagko-comment doon sa channel ko. Kagaya na lang nito. Hindi na po kayo nag-IELTS? Hindi na po ako nag-IELTS. Bale, ang in-applyan ko po is yung no required IELTS kasi ang katwiran ko compare doon sa mag-IELTS ako, nagagastos pa ako ng around 7,000 to 8,000 para ma-line up ako dun sa interview. Then, well, I'm not sure kung kaya ko pa bang ipasa yung interview during that time. Kasi ang inaalala ko, buti sana kung walang expiration yung IELTS, magagamit ko sa mga following interview pa. So, what if iniisip ko kasi kung hindi ko maipasa si interview, then paano yung IELTS ko, may expired lang, sayang yung binayaran ko. So I decided na mag-apply na lang dun sa walang required na IELTS. And then kasi nabasa ko din naman na kapag nakarating ka na dito, then you plan na mag-apply ng PR, so dun ka na lang mag-take ng IELTS. Actually yung iba hindi lang IELTS na ngayon yung pwede na rin yung CELPIP, CELBAN, yun na yung mga kalimitang nila. Hindi lang IELTS, okay na rin yung CELPIP tsaka CELBAN. Yung next question naman, Sir, good day. Kung 4 years lang po yung stay mo sa Saudi tas mag-apply ka sa Canada, need pa rin po ba ng police clearance? Opo,
kahit po yan ay 1 year lang yung stay mo sa Saudi or 2 years, kahit na it doesn't matter yung length of stay mo, as long as nagpunta ka ng ibang country, then may plano ka mag-apply ng Canada. So kailangan mo talaga mag-provide. Kung pasok siya sa 10 years, kailangan mo mag-provide ng police clearance dun sa pinanggalingan mong bansa. Kasi hahanapin 'yon pag-apply mo ng Canada. Perds TV, pero magiging PR pa din po ba kayo kahit walang IELTS? Kung nakarating ka po dito sa Canada nang hindi ka nag-take ng IELTS sa Pilipinas, ang mangyayari po niyan, pag nag-apply ka na dito ng PR, kailangan mo pong i-provide yung alinman dun sa IELTS, CELPIP, or CELBAN, kasi isa yun sa requirements para maging PR. So kung nakarating ka dito nang walang IELTS, wala pong problema yon. Pero kapag mag-apply ka na ng PR, kailangan mong i-provide na makapasa ka ng IELTS, or CELPIP, or CELBAN. Next question, Perds TV, sir, tanong ko lang po, wag kayong makulitan sa dami ng tanong ko ha, kasi may mga job posting sa jobbank.gc.ca na no education, no experience like sa farm worker or cleaner, etc. Halimbawa, sir, kung tapos naman po kayo ng college at may experience kayo sa ibang field of work, advisable ba pwedeng mag-apply sa ganong posting? Ang totoo po niyan, marami akong kasamang college graduate. Ang totoo niyan, marami akong kasama na nasa opisina lang sila. Pero grinab po nila yung opportunity na makapagtrabaho as farm worker. Bakit? Kasi unang-una, yun yung ginagamit nilang stepping stone para makarating dito sa Canada. Marami po akong kaibigan na college graduate, hindi nila magamit yung pagiging college graduate nila. And even college graduate sila, hirap silang makarating ng Canada. So yun yung gusto kong paratingin dun sa ibang high school graduate na pinanghihinaan ng loob. Lalagi nila sinasabi, sir, high school graduate lang ako, sir, ganito lang ako. Ang sabi ko nga po sa kanila, huwag kayong panghihinaan ng loob. Kasi doon nagkakatalo yung high school graduate at college graduate. Merong college graduate na mahina ang loob, merong high school graduate na malakas ang loob. Diskarte, minsan yung kailangan pairalin para matupad yung mga pangarap mo. So, gaya nga po ng sabi ko, pwede nyong gawin yan as stepping stone para makarating dito. And then, after ng kontrata mo, pwede mo nang magamit siguro, possible, dun sa mga susunod na taon, yung pinag-aralan mo dito. Kasi maraming opportunity dito sa Canada na pwede mong applyan at possible may apply mo na kung ano yung tinapos mo. Sir Perds TV, paano po kumuha ng Certificate of Employment sa current employer mo dito sa Taiwan? Nagbibigay po ba sila kahit hindi ka pa uuwi? Ang pinakamaganda pong gawin dyan para di ka masyado obvious, kasi kalimitan, hindi, gaya nga nasabi mo, nasa work ka pa, and then kukuha ka na kagad ng Certificate of Employment, pwede mo namang sabihin na kukuha ka ng bahay sa Pilipinas or may kinukuha kang auto loan, something ganan, para hindi ka ma-obvious na isa yun sa requirements, yung Certificate of Employment na ipapasa mo. So sa ganung paraan, hindi ka nila ma-obvious na nag-a-apply ka. Next question, sir, sana po masagot ito. Plan ko mag-Taiwan. May employer na po ako. 2 to 3 years, plan ko din mag-apply sa GGTCC. Ano po ba ang qualification ni GGTCC sa pa-Canada? Well, sa qualification po, depende po yun sa position na ina-applyan nyo. Iba-iba po kasi, meron silang requirement na kailangan is college graduate, meron silang requirement na kailangan is high school graduate. Depende po yun sa ina-applyan nyo. How long po yung processing time nyo from time na nag-apply kayo hanggang sa nakaalis? Ang totoo po niyan, mabilis lang po dapat. Na-quarantine lang ako kasi nagkaroon kami ng cluster sa QIEC noong time na yon. Pero ang totoo po niyan, kaya po nilang makapagpaalis ng 2 to 3 months. Yun po yung pinakang mabilis na kaya nilang magpaalis. Even yung port to port, ang alam ko nakakapagpaalis sila 2 to 3 months. Next question, sir, nung nasa Taiwan po kayo, weekdays po ba kayo nagpupunta ng agency or pwede pong pumunta ng weekends nung nag-a-apply po kayo? Ang totoo po niyan, depende po sa araw na pinapupunta ako ng agency, pero usually po yun is weekdays. Ngayon, kung weekends po at kalimitan, usually do sa mga caretaker natin na nasa Taiwan, na kalimitan is walang off or sometimes ang off nila is weekends, pwede naman po kayong mag-set kung kailan kayo unang makakapunta. Pero sa ngayon po kasi, pandemic, wala silang opisina. Mas maganda nga po ngayong mag-apply ngayon kasi unang-una,
via Zoom meeting na lang, yung orientation nila, may explain na doon yung kanilang mga gustong ipaliwanag sa inyo. Yun na kailangan mamasahe. Unlike nung kagaya ko dati na pumunta pa ako ng agency, bumabiyahe pa ako, namamasahe pa ako. Kung napansin mo, ito yung lugar namin, wala na siyang snow. Hindi kagaya nung nakaraan na talagang sobrang dami ng snow dito. At ang nangyari, hindi ka na talaga makakadaan diyan. Kasi talagang lulubog yung hanggang tuhod mo sa snow. And na-experience ko pa mula dun sa kanto, sa highway, pinaglakad ako hanggang pauwi dito. Kasi nga, talagang hindi makakadaan even yung mga sasakyan at yung service namin na pag napasok. So nung time na yon, ang pagkakaalam ko, hindi ako nakapasok ng gabi. Kasi may schedule pa ako ng gabi na pasok. Hindi na ako pumasok kasi nga sabi ko, ayoko maglakad uli ng ganung kalayo. Tapos baka mamaya lubog na naman yung tuhod ko. Napakiramdam ko para ako magkakasakit. So kala ko nga talaga nung una, talagang may enjoy ko yung snow. Although na-enjoy ko yung snow sa umpisa, pero kapag sa huli na pala, medyo nakakabisit na. So hanggang dito na lang guys. Huwag mong kalimutan i-subscribe yung channel natin para updated ka sa mga susunod kong vlog. Once again, happy weekends. Have a nice day. Bye-bye.